mo si kuya na parang dati parang pag nagkikita kayo, wala kayong pakialam sa isa't isa. Hi guys, it's me, Inday Gel, and welcome back to my YouTube channel. So if you haven't subscribed yet, click the notification bell and the subscribe button. For today's video, ang video na gagawin natin ay all about COVID thoughts. So ano-ano ba yung mga nangyari because of COVID and ano ba yung mga kaganapan? So meron ako ditong top 10 o list na naisip ko lang. Because of COVID-19, natuto yung mga tao na mag-business. Tama? So shout out sa mga nakaka-relate dyan. Comment yung mga nakaka-relate. So nauso yung online business na uso naman na siya before pero ngayon mas dumami. Kumbaga yung mga taong hindi marunong mag-business noon na parang binabaliwala nila yung mga nagtinatawanan nila, yung mga online selling na yan. Pero ngayon, kung ano-anong pinagpo-post sa social media, parang ganito. Kunyari, first to comment mind basis tayo. So, sino unang mag-comment sa kanya to? Nauso na rin yung mga pre-love dress, shorts, na kung ano-ano pa, gamit ng bata. Sa online business, nauso rin pala yung barter. So, naging ano, yung barter yung tipong isang tray na itlog kapalit, aircon, mga ganun. Powerbank, naging mic, yung mga ganun. Shoutout ate. Ate C, shoutout Maureen Gonzalez na mahilig makipag-barter. Ang dami niya ng ano, naipon dahil din sa barter. So next, because of COVID-19, nagkaroon ng intimate time with family yung mga tao or yung mga members ng family na wala namang pakialam sa family nila before. So yun, dahil lahat tayo pinauwi sa kanya-kanya nating mga bahay, wala tayong choice kasi pag hindi ka taga doon, papauwiin ka, 'di ba? Yung government, meron silang mga tinatawag na balik probinsya program. So yun, yung mga dahil sa COVID-19, yung mga may tampuhan sa family, yung may mga hindi close sa family, naging okay na ngayon dahil yan sa COVID-19. So kahit na negative side yung COVID-19, pero meron pa rin siyang still na positive side. So yun, nagkaroon tayo ng intimate time with family. So naging close mo yung ate mo na nakakaaway mo before. Naging close mo si kuya na parang dati parang pag nagkikita kayo, wala kayong pakialam sa isa't isa. Mo si kuya na parang dati parang pag nagkikita kayo, wala kayong pakialam sa isa't isa. Pero ngayon, close yun ulit yung isa't isa. So next, health conscious. So because of COVID-19, maraming mga tao ang naging health conscious. So binabantayan na nila yung pagkain nila. Marami akong kakilala, marami akong friends na ngayon low carbs na ang gusto nila. So dati kung makapag may birthday, kung kumain ng ano, kung kumuha ng kanin at ulam, bonggang-bongga ngayon pag sa bahay nila. Kasi ati sinusukat na yung mga kinakain nila, tinitimbang-timbang pa. So yun, parang naging conscious lang talaga. Yan, pati yung kapatid ko. Hi, shout out Mama Els Vlog, subscribe niyan. So yun, siya din before, wala siyang pakialam kung anong kinakain niya ngayon, napakaano na sa kinakain niya, napakaano na inaalam na kung anong meron, anong content ng pagkain na to. Number 4, because of COVID-19, nagkaroon tayo ng mga new hobbies, di ba? Dati pagka nung wala namang COVID-19, pagka galing nating trabaho, uwi agad. O kaya naman pagka weekend, ang gagawin lang natin matutulog. Pero because of COVID-19, merong mga tao na, or tayo, ako, tayong lahat, natuto tayong gumawa ng bago. Kagaya ng mga artista, before, busy sila sa trabaho nila. Pero because of COVID-19, natuto nang mag-bake, natuto nang mag-vlog. Marami na artista before na wala namang pakialam sa vlog-vlog na yan, pero ngayon naging vlogger na din sila. Tapos tuto tayo mag-bake. Yan, pag-bake pinakakaramihan eh. Tapos, tuto na rin tayong nagkaroon tayo ng ano, mga magiging antayoging lumawak yung ating imahinasyon. Yung damit natin, gagawin nating ano, kunyari mga jeans, gagawin nating ripped jeans. So yan, ang daming nangyari. Tapos yung naging creative tayo in a way ng good way. So next natin, breakups. Because of COVID-19, maraming mga relationship ang nag-end.
diba? Shout out sa mga nakakarinig dyan, lalo na yung mga teens ngayon, yung mga teenager. So dahil nga sa COVID-19, hindi na sila nagkikita, dahil hindi pa sila ganun ka mature para mag-handle ng relationship, nag-end sila sa pag-break. Shout out Edson Estador. Ayan, isa yan sa mga nawala ng minamahal dahil sa COVID-19, nagkalayo sila. Shout out. Love you, bebe. So next. Because of COVID-19, marami din ang naging weak. Weak in a way na naging marupo. Yung nag-comment lang o nag-heart react lang, na-inlove na siya agad, ganun kabilis ma-inlove. Tapos nag-react lang or nag-like, nag-comment lang dun sa my day niya, inlove na agad siya, ganun. Marami naging marupo. Tapos because of COVID-19, marami din mag-ex ang nagkabalikan. Nagkinamusta lang yung isa, diniretso na ulit sa isang a few moments later. Ang relasyon, ang galing-galing. Next. Because of COVID-19, maraming naging trending issues. Ano, bago pa lang tayo ma-quarantine, naging trending si Mayor Isko Moreno. Naging trending si Vico Sotto. Anong na-trending, di ba? Sabi, ang galing nilang mga mayor. Pati pala si yung mayor ng Kainta, hindi ko kilala. Basta ganon yung mayor ng Kainta. Nag-trending sila kasi dahil sa mga ginawa nila, nagmumukhang inutil daw yung mga ibang mayors. So yun. Si Ay de las Alas, yung The King Eternal Monarch, yun. Si Liminho, si Bebe Love. So yun. Nag-trend din si Mama Ai. Why? Kasi hindi niya maintindihan yung post. Kaya sinisisi niya. Kasi bakit daw ganun? Ba't ganun yung kwento ni Liminho? Hindi niya maintindihan. Si Kim! Sa classroom may batas. Sa classroom bawal lumabas. Bawal lumabas. Ayun. So, nag-trending yung Kim Chu na sa classroom may batas. Totoo naman talaga kasi sa classroom may batas. Tapos, nag-trending din pala ngayon, ngayong taon, yung sinabi ni Pangulong Digong na baka meron pang mga part ng bahay mo, bahay natin na hindi pa natin naiikot. O, so walang class eh. Pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa rin yung nakita. Kaya yung iba before, nag-post sila na, nag-trending yung mga yun na yung may perong pumesto sa may inodoro, may pumesto sa ilalim ng lababo. Tapos papakita natin yan dito. A few moments later. Next. Shoutout sa mga manok namin na napaka-ingoy. Lagi kayong panira ng vlog. Ito rin pinaka-trending. Yung nagkaroon ng ABS-CBN shutdown. Yun talaga, grabe yung mga fanatic ng ABS-CBN. Halos inaway na yung mga fandom ng GMA. Wala naman kaming kasalanan doon. So yun, nawala na rin ang sinimo. Nawala, halos lahat book, wala na kaming mapanood. Okay, so and maraming mga naging techie. Ano yung techie? So, maraming naging vlogger. Ayan, tapos maraming mga walang pakialam sa gadget pero ngayon ang galing na nilang gumamit. Marunong na mag-edit. Lahat editor na. Lahat content creator. Lahat vlogger. Lahat last, pinahan trending din because of COVID-19 ay tumaas ang ating fertility rate. So, ano yung fertility rate? Fertility rate yung numbers or bilang ng mga nabubuntis. So, maraming mga tao o kababaihan ang nabuntis dahil sa COVID-19. Dahil nga nagkaroon ng intimate time with family, nagkaroon ng oras sa pamilya. So, mas nagmahalan, mas binigyan ng time ang isa't isa. Ayun, nangyari. Yun na. So, yun. Antayin natin dahil nag-start yun March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Maraming manganganak sa December. Shout out sa mga kumari kong manganganak sa December. Tawagin niyo yung mga anak niyo na quarantino, corona, virus, ganun, mga virus. Malay sa buhay niyo. So that's all for today. Hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos and para maging updated ka sa mga susunod ko na video. Bye, jealous. Keep safe and yourself free from COVID. That's all. God bless mga.